Hi guys, this is Arabella and welcome to my channel. Before we start, please don't forget to subscribe. Hi guys, welcome back to my channel. So today, dumating na nga ang order ko sa Shopee na Wi-Fi SmartNet camera. Ito siya guys. Guys, ay pangatlo ko ng Wi-Fi SmartNet galing sa shop na in-orderan ko sa Shopee. And so far, yung dalawang na-order ko, parehas okay. Sobrang daling i-set up, ang daling i-review, and then malinaw siya kahit gabi. Okay guys, i-share ko naman sa inyo kung paano ito i-set up at kung paano i-review. Step by step. Please watch this. Alright, simulan na natin ang pagsiset-up ng ating V380 CCTV. Ayan, dumating naman siya sa akin ng complete set. Simulan natin sa pagkakabit ng memory card. So, ayan guys, ang tamang posisyon ng memory card. At para naman sa ating power adapter, syempre, dapat lagi siyang naka-plug in para hindi siya mag-power off. So, ayan, na-set up na natin siya. Systems startup completed. Access cord ready. Ayan, pag narinig yung word na completed and ready, ibig sabihin, okay na talaga siya. Ngayon naman, i-check natin kung nagre-record na ba ito. At para ma-access mo ang iyong V380 CCTV, kailangan mo muna mag-download ng V380 app. Punta tayo ng Play Store. And search V380. At ayan ang ginagamit ko guys para ma-access ang aking wireless CCTV. Kapag na-download nyo na, pwede na tayong pumunta sa Wi-Fi. I-on natin ito. At i-connect na natin yung ating bagong V380 CCTV. Makikita nyo guys, yung dalawang MV na yan, iyan na yung dalawa kong CCTV na naka-install dito sa bahay. Alright, so ayan, connected na siya. Punta na tayo ngayon sa ating app na V380. Loading! Medyo mabagal talaga siya guys kasi wala naman akong Wi-Fi. So, ayan. Pag lumabas na yung network connection, ibig sabihin, na-refresh na siya. I-click na natin yung plus. And then, scan QR code. At ang QR code niya ay nasa bandang ilalim. Ayan, yan ang i-scan natin. Okay, so na-scan siya ng maayos. Next naman, i-click natin ang Add Network Connected Device. Next, click Add Device ID. Click nyo yan guys. Para ma-scan natin ulit ang kanyang QR code. So, ayan, lumabas na ang kanyang device ID. Sa susunod, halimbawa, hindi nyo siya ma-scan,
Pwede nyo na siyang i-input manually. And next, ilagay na natin ang ating password. Pag okay na, i-confirm na natin. So, ayan, i-try na natin. I-click natin siya para makita natin kung nag-work na ba ito. Okay. So, ayan, kitang-kita naman natin na nag-work siya. Ayun nga lang, naka-against the light. So, ililipat ko na lang siya ng pwesto. Ayan, dito ko siya ililipat since nandito yung liwanag. Sobrang dali lang niyang ilipat para ka lang nag-charge talaga ng cellphone. Ayan, nailipat ko na siya. So, itry na natin ulit i-open. Yan ang maririnig nyo kapag nagre-restart na siya. Punta tayo sa V380 app. Tada! So, ayan na nga. Successful ang paglilipat natin ng ating V380 CCTV. At kung makikita nyo nga ngayon, ginagamit ko naman ang remote control upang malipat-lipat ito ng anggulo. Makikita natin kung ito nga ba ay totoong may 360 rotation. At na-witness nyo naman na totoo ngang ito ay may 360 rotating view. Ngayon, i-check naman natin ang volume. Ngayon, naka-off siya, so i-on natin. Kaya ganyan yung sound niya, kaya siya umi-echo dahil nasa tabi ko lang yung CCTV. At para naman makapag-exit, i-click natin ito. Alright, ngayon naman, i-try natin ang kanyang microphone. 0 0 0. So, ayun niya. Okay na okay din ang kanyang microphone. Gumagana. Siguro guys, mga 5 to 10 meters away, ma-access mo siya kahit walang wifi. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-replay or i-review. I-click nyo lang yung replay button. So, ayan siya. Magsisimula talaga ito sa 12 AM and sobrang dali lang din i-adjust nung time niya. Nakita nyo guys, yung nag-skip-skip na yon, ibig sabihin na wala ng connection or baka nahugot siya. At ngayon naman, gawin natin ang pag-review ng previous dates. I-click nyo lang itong calendar.
Ayan, lalabas na siya lahat. Mamili na lang kayo ng date na gusto nyong review. At nireview ko ang May 20. Ito yung date na dumating ang ating CCTV. Kagaya ng kanina, gamitin ang daliri para malipat-lipat siya. Para naman i-exit, i-click lang ito. And you're back! So ayun guys, ganun lang siya kabilis at kadaling gamitin. Kung may question pa kayo, pwede nyo po itong iwanan sa ating comment section. And once mabasa ko, syempre, sasagutin ko agad. That's all for today. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye!